Hello everyone! Good morning! Today is Mother's Day and sakto naman sabay din na aming 19th wedding anniversary ni Tetoy. Pero magse-celebrate kami in a unusual way kasi naimbitahan siyang magninong, o di ba? Hindi sa kasala, sabi niya. Dati sa kasal. Dati kasi sa kasal ng ninong yan eh. Okay, so punta muna kami sa binyag, aming bagong magiging inaanak sa Angono, Rizal. Tapos doon na kami mag-celebrate. Doon na kami mag-celebrate ng aming anniversary tsaka Mother's Day. O di ba? Ang daming ganap today. Good morning! Today is May 13 and kagabi nga medyo late na rin kami naka-uwi galing dun sa binyag. Yan, ang aming bagong inaanak na si Alpha. And yun, Mother's Day na rin kahapon and anniversary pa namin ng aming asawa. Eh, doon kami celebrate with brothers and sisters, with friends, na ayun, catch up din. And kayong mga matagal na rin namin hindi na nakasama, papakita ko nga pala sa inyo to. Ayan. Naka-receive ako ng Mother's Day gift from yung flower, yung ginanchilyo, galing yan sa aking panganay. Tapos, ito namang aking pangalawang anak is nagbigay ng ang kanyang letter. Very, very much appreciated naman ito kasi ever since nung bata sila, consistent yan silang dalawa na nagbibigay sa ng letters or ng card or ng gift kapag ka birthday ko or kapag ka Mother's Day. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa tatay nila. And yung mga simple things like these, talagang para sa isang magulang, nakaka-touch na ng puso. Hindi namin, di ba, hindi namin kailangan ng mga mamahalin o magagarbong gift. Yung simpleng maalala lang nila na simpleng letter na pinagpagawa na nandun ang mensahe nila, di ba, okay na yon. Malaman lang namin na yung kanilang mga pasasalamat at kanilang mga wishes para sa amin, nandun na. Very much appreciated na. Update nga pala, after kong i-forward yung result ng aking tumor marker test sa aking doktor, tumawag siya sa akin and told me that he's very happy with the result. And diba nga, sabi ko sa inyo, as long as hindi naman yung talaga tataas or lalagpas sa range niya, all good tayo. Although meron lang sa CBC ko na konti lang na mababa, pero not something na kailangan tayong ma-alarm. Yung aking hemoglobin ata yun, I'm not sure kung hemoglobin. Anyway,
tinanong niya sa akin kung kumakain pa rin daw ba ako ng meat. Sabi ko, yes po. Beef at saka fish. Although hindi na ako nakakabili ng goat meat. Eh, sabi niya, okay, sige. So, since kumakain ka pa rin naman ng meat, I want you to include more ampalaya sa iyong diet. But, syempre, hindi yung ampalaya na malaki o yung mahaba. Yung ampalaya daw na kulot. Good thing naman na meron kaming tanim sa bahay na ampalaya, yung maliit yung kulot. Yun nga lang, syempre, kailangan ko pang antayin mamunga yun. Tinanong ko kung ubra ba yung dahon ng ampalaya. Okay naman daw yun. As long as hindi masyadong maluluto. So, after nun, nag-ano na ako, nagpasama na ako kay Madir ng dahon ng ampalaya bukod sa malunggay dun sa niluto niyang munggo. O yun, kinain ko last time. Nakauwi na nga ako sa bahay at ito ang eksena. Ayan. Itong asawa ko na hindi pwede mapirmi. Laging may gustong gawin. Anyway, ayan ang aming baitang. Kung napansin nyo dati, ang taas niyan. Kaya medyo mahirap umakyat. Lalo na yung mga bulinggit. Si Mama Joy pati. Medyo nahirapan. So, iwas disgrasya. Kaya ayan. Ginawa na niya habang rest day niya. Kaso nga lang, ayan, umuulan. So, sana hindi masyadong lumakas. Ha? Hindi naman niya matutuloy. Hindi matutuloy. Sabi ng ano? Sabi ng... Wak. Ito ang aming ano pala, compost ni Mama Joy. O yan, organic. So, yung mga pinagbalatan ng prutas, yung mga gulay na pinagtapyasan, balat ng, ang tawag dito, gulay, dyan nilalagay. Kasama naman yung pinato yung lupa. Para naman, meron tayong pampataba na organic. Yun lang.